Yung kingdom of God kasi hindi makikita sa taong hindi marunong tumanggap, no, ng kanyang kamalian. Masayang-masayang bumalik ang 72. Iniulat nila sa Panginoon. Kahit po ang mga demonyo ay sumusuko sa amin dahil po sa kapangyarihan ng inyong pangalan. Sinabi sa kanila ni Jesus, nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga ahas at mga alakdan at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa inyo. Ngunit, magalak kayo, hindi dahil sa napapasuko ninyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Nang oras ding iyon, si Jesus ay inapuspos ng kagalakan ng Espiritu Santo. Sinabi niya, "Salamat sa iyo, Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, sapagkat inilihi mo sa marurunong at mga matatalino ang mga bagay na ito. Ngunit, inihayag mo sa mga taong ang kalooban ay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mong mangyari. Binigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama. At walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at ang mga taong ginawang karapat-dapat ng anak na makilala sa ama." Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi nang walang ibang nakakarinig, "Papalad kayo, sapagkat nakita ninyo ang mga nakikita ninyo ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang naghangad na makakita ng inyong nasaksihan at marinig ang inyong napakinggan. Subalit, hindi nila ito nakita ni narinig man lang." Mga kapatid, ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. So, sa atin pong pagninilay, no, upon searching and reading some reflections from Green Joel B. Buck, Daryl Buck, kay Nolan Jan. So, we come up, mga kapatid, sa 4 points sa Ebanghelyo natin. First, yung galak, no, o yung saya, the joy of the disciples. The second point, authority and humility. The third point po natin, yung revelation of the kingdom. The last point natin is the privilege of knowing Christ. So, unahin po natin yung galak, no? The disciples return with excitement, proclaiming their success in casting out demons. This joy reflects transformative power of their mission and the authority given to them by Jesus. It served as a reminder that the work of gospel can lead to profound experiences of joy and fulfillment. The joy of the disciples is not merely in their accomplishments, but in their connection to the divine mission. So ito, no, nakita po natin sa una pa lamang na talata po na ating pong pinagninilayang Ebanghelyo ngayon, balikan po natin yan sa verse 17, masayang-masayang bumalik ang 72. Ibig sabihin nito, after the mission na po, no, ng 72 that was been sent by our Lord Jesus Christ na una sa kanya sa mga lugar na kailangan pupuntahan,
At saka nagulat po sila, no, sa mga pangyayari, the joy of the disciple, yung galak ba ng mga disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit po sila ay natutuwa o nagagalak? Ano nga po ba ang nangyari during their journey, mga kapatid, sa kanilang pong pagtupad sa mission na ibinigay sa kanila ng Panginoong Hesus? Dito po, no, sa talatang ito, sinasabi kasi dito na kahit daw yung mga demonyo ay sumusuko sa kanila. Because Christ has given them the power, the authority to cast the demons. And then yun ang dahilan kung bakit pagbalik nila sa ating Panginoong Jesucristo ay galak na galak po sila. In our life also, mga kapatid, no, minsan na din po tayong nakaramdam na from every time na may accomplished mission po tayo, sobrang natutuwa po tayo, sobrang nagagalak tayo. Most especially kung tayo po ay napunta sa mga bulubunduking bahagi, then pahirapan pa bago natin maabot yung lugar na kung saan tayo magmi-mission, then after that, napakaganda yung feeling, no? Parang accomplished na accomplished talaga. But then, kung titingnan natin, mga kapatid, sa points dito, hindi lang dapat na yung galak ang manatili sa atin. We should also to understand yung tinatawag na authority na ibinigay, no? Authority and humility. Sa Luke chapter 10 verse 20, sa Ebanghelyo po natin, Jesus acknowledges their success but redirects their focus. Yan. So, yes, acknowledge po ng Diyos yung ating mga accomplishment, yung mga success natin. Pero ang gusto po ng Panginoon sa atin ay bumalik po tayo sa ating focus. Ano nga ba talaga yung pinaka-purpose natin? Why we are doing like this, like those, and like that? Okay? He tells them not to rejoice in their authority over demons, but rather to rejoice that their names are written in heaven. So, yun, pinaliwanag ng Panginoong Jesucristo na hindi lang na magalak dahil yung mga demonyo ay napapalayas, no, natatakot sa pangalan ng Panginoong Hesus, but dahil mismo ang pangalan ay naasusulat na mismo sa langit. Yun naman talaga yung pinaka-goal natin, yung pinaka-aim natin, mga kapatid. Why we keep ourselves busy studying, searching, and also doing good things, no, para sa ating pananampalataya, yun ay para talaga na makamta natin ang buhay sa langit. Also, two, ang ating pong mga pangalan ay mapabilang din sa pangalan ng mga katulad po ng mga 72 na sinugo ng Panginoong Jesucristo na napabilang sa listahan ng mga pangalan doon mismo sa langit. Ito yung pinaka-aim kasi natin, no? Kasi hindi siya madali. Actually, no, hindi siya madali. But then, we are being reminded by our Lord Jesus Christ that be glad all the time that we have accomplished the task, and also try to understand the authority and be humbled all the time na meron tayong mga accomplishments, no? Kung meron po tayo na dahil sa atin o ginamit tayo ng Panginoong Jesucristo o ginamit tayo ng Diyos, and then may accomplished mission. So, tingnan natin na hindi po tayo dapat na maging boastful na someday. So, dapat maging keep on humble po tayo kahit gaano man kataas ang ating maabot balang araw. Okay, this statement emphasizes the importance of humility and understanding that true joy comes from the relationship with God rather than from personal achievements. Yun po, no? At totoong kaligayahan talaga ay yung pagtupad, no, sa pag-unawa, pagtupad sa kung ano man ang gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. It challenges beliefs that reflects on source of their joy and to prioritize their identity as children of God. So, ang tunay talaga o totoong anak ng Diyos, no, ay talagang he or she is willing to humble his or herself. Kahapon lang, may na-encounter ako na isang tao na nagsabi, it's just easy to preach humility, but if you are
on that situation, it is very, very hard. Napakadali lang sabihin na magpakumbaba tayo. Pero siya ay nasubok sa totoong pagpapakumbaba. It's very hard. But then, sabi niya, bibitawan ko lahat ng pride ko, lahat ng reasons ko, mapakapagpakumbaba lang ako at ma-reconcile lang sa taong ito. That's humility, no, mga kapatid. Hubarin kung ano man yung dapat hubarin, no? Kahit na maging successful tayo, maging mapagpakumbaba pa rin tayo. Okay? Then the last part of the gospel is the revelation. The third part of the gospel is the revelation of the kingdom. Sa verses 21 to 22 po, mga kapatid. Ito po yung ating mababasa. So, revelation of the kingdom, 21 to 22. Ito po, sinasabi dito, nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng kagalakan ng Espiritu Santo. Sinabi niya, salamat sa iyo, Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, sapagkat inilihim mo sa marunong at sa mga matatalino ang mga bagay na ito. Ngunit inihayag mo ang mga sa mga taong ang kalooban ay tulad ng mga bata. Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mong mangyari. So the revelation of the kingdom of God, no, sa mga mapagpakumbaba. Okay? No? Sa mga hindi naman sinasabi na isip bata, kundi yung ano ba? Yung nature of a child, no? Nature po ng isang bata na kapag sila po ay nag-aaway, then after a minute, nawawala po 'yan. They can forgive each other. 'Yun ang sinasabi po ng ating Panginoon na hinahayag ang kanyang kaharian sa mga mapagpakumbaba at marunong talaga umunawa sa bawat isa. No? Hindi po siya nagtatago sa kanyang pride, no? Hindi po siya nagtatago sa kung anuman ang kanyang ginagawa. Okay? Ayan. So, napakaklaro po dito, mga kapatid, sa ating ebanghelyo that the revelation of the kingdom in the verses 21 to 22, ibig sabihin, Jesus expresses gratitude to the Father for revealing these truths to the little children rather than the wise and learned. This highlights recurring them in Luke's gospel, the inversion of societal values. The kingdom of God is accessible to the humble. So talaga, kapag mapagkumbaba ang isang tao, nakikita niya talaga ang kaharian ng Diyos. And the marginalized, mga ilan lamang, no? Hindi siya marami yung nakakaalam. Ito kaya nga sabi sa Matthew 7, 13 to 14, talagang kukunti lang kasi mahirap naman na pasukin talaga, no, ang kaligtasan na ibinibigay po sa atin. Pero ito yung dapat nating gawin. Okay? And it's often those who are considered least in society who grasp the profound truths of faith. This serves as a call to embrace humility. Okay? Ito ay talagang sa ebanghelyong ito ay panawagan po sa atin, mga kapatid, na kailangan magpatuloy tayo at dagdagan pa natin yung ating pagpapakumbaba and openness to God's revelation para mas lalo nating makita kung ano pa ang gustong ipahayag ng Diyos sa atin. The last part of our gospel, mga kapatid, is the privilege of knowing Christ. Ito yung napakagandang part, no? Privilege. Privilehiyo upang makilala natin, malaman natin kung sino talaga si Kristo. Ito po, no? Sa pinaka last part, no, 23 and 24 ng ating pong ebanghelyo, ito po. Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi, nang walang ibang nakakarinig, mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang mga nakikita ninyo ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang naghangad na makita ang inyong nasaksihan at marinig ang inyong napapakinggan. Subalit, hindi nila ito nakita ni narinig. No? Jesus speaks to his disciples about the privilege they have in seeing and hearing. So, pribilehiyo na kung saan ay nakita at napakinggan talaga nila
ang ating Panginoong Jesucristo. What many speaks to his disciples about privilege they have been seeing and hearing, what many prophets and kings long to see and hear, na kung saan ay sa before na nagkatawang tao ating Panginoong Jesucristo, ay siya ay pinangarap na na mapakinggan din, no? At makita ng mga propeta at even ng mga kings o ng mga hari. This underscores the unique position of the disciples in salvation history and invites readers to consider the privilege of knowing Christ today. So ito naman po, sa atin naman sa panahon natin ngayon, ito naman napakaganda dahil ito ay privilege natin para mas lalo pa nating makilala kung sino nga ba ang Kristong ito o sino nga ba si Kristo sa buhay natin. Napunta na po ba sa pag-iisip natin minsan na tanungin na sino nga ba si Kristo sa akin? Pero ang tanong, napunta na rin po ba sa point na tayo mismo nagtanong na sino nga ba ako para kay Kristo? What I mean to say, ano nga ba ang pwede nating maibigay para sa Kanya? Huh? Kaya ba nating bitawan ang mga dapat bitawan and embrace ang dapat nating i-embrace? No? Katulad ng ipinapahiwatig sa ating Ebanghelyo ngayon na we need to keep ourselves humble all the time and to be like a child, no? Na para po mas lalo pa nating makita ang ipinapahiwatig sa atin ng ating nag-iisang Panginoon. Yung Kingdom of God kasi hindi makikita sa taong hindi marunong tumanggap, no, ng kanyang kamalian, hindi marunong tumanggap ng kanyang sitwasyon. No? Hindi, yun ay naipapakita ayon po sa Ebanghelyo kung tayo po ay pinapanatili natin ating sarili, no, handang tanggapin ang ating pagkakamali, handa nating buksan ang ating isipan, yung ating puso, at handa po tayong magpakumbaba sa lahat po ng pagkakataon. Okay? Sana po mga kapatid ay ang ating pong maikling pagbigay ng reflection na ito ay makatulong sa lahat, at sana po ipatuloy tayo na pagpalain ng ating Panginoon. And huwag natin kakalimutan mga kapatid na ipagpanalangin po natin ang bawat isa. Gaya po ng sinabi po ni San Pablo sa kanyang sulat na magpanalanginan po tayo bawat sa bawat isa. And also we should to keep advising to each other kung meron po tayong nakikita, no, mga kapatid. Maraming salamat po at sa Diyos po ang lahat ng papuri, kadakilaan at papakailanman. Amen.